Ano ang feeling mo kapag hindi man lang kinikilala o pinasasalamatan ang mabuti mong ginagawa? Mapayapang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kamusta po kayo? Naway, nasa mabuti kayong kalagayan at buhay na buhay pa rin ang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Sa tuwing gumagawa ka ng kabutihan, umaasa ka bang pasalamatan o kilalanin dahil sa mabuti mong ginagawa? Bago po natin ito sagutin, pakinggan muna natin ang mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat na hindi maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin niyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya, pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trompeta sa unahan, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng gusto. Kaya, kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, at mananatiling lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita sa mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. Kung mananalangin kayo, huwag niyong tularan ang mga mapagkunwari. Gustong-gusto nilang tumayo sa mga sinagoga o sa mga daan para manalangin nang nakikita ng marami. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng gusto. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyong silid, isara ang pinto, at manalangin sa iyong ama na kasama mo ng lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo. Pag mag-aayuno kayo, huwag magpakita ng lungkot sa mukha, gaya ng mga mapagkunwari. Nagpapakita sila ng lungkot sa mukha para makita ng tao na nag-aayuno sila. Talagang sinasabi ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng gusto. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili sapagkat hindi ka nag-aayuno na pakitang tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat at gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita sa lahat ng lihim." Dalisay at tunay na intensyon ng puso. Ito ang hinihingi ni Jesus sa ating mabuting balita ngayong araw. Nais ng Panginoon na sa ating mga ginagawa para sa Kanya, maging ito'y pananalangin, paglilimos o pag-aayuno, may kaakibat itong wagas o tamang intensyon. Sa kasagsagan ng paggamit ng makabagong teknolohiya, lalo na ang social media, mahalagang malinaw ang ating intensyon sa tuwing pinupost natin ang mabubuti nating gawain o advokasya upang kahit makita pa ito ng nakararami, may pundasyon ito na sa Diyos lamang ang lahat ng papuri. Kung galing sa puso at laan para sa Diyos ang mabubuti nating gawain, mananatiling kaaya-aya ang mga ito sa Kanyang paningin. Kaya naman kahit na pasalamatan man tayo o hindi dahil sa mabuti nating ginagawa, magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kabutihan dahil maliwanag sa atin na ang lahat ng ito'y ginagawa natin para sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, kayo po ang nakakaalam ng aming saluubin. Pagtibayin nawa kami ng iyong dalisay na pag-ibig. Nang sa gayon, patuloy naming maialay ang mabubuti mong gawain na hindi naghahanap ng kapalit, lalo na ng papuri mula sa mga tao. Pagkalooban mo po kami ng pusong dalisay, nang sa gayon lahat ng aming gawain sumasalamin sa wagas mong pag-ibig. Amen. Mga kapanalig, support Paul Lines Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po.
at sa lahat ng message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos gawing panuntunan upang buhay na ganap at kasiyasiyay ating makamtan.